Yun guys, good morning guys. This is John. Yun. So ngayon, share ko lang yung magiging experience natin sa pagkuha ng certified true copy sa LTO. Okay? Actually, sa YouTube kasi wala masyadong... wala, isa lang yung nakita ko na nag-vlog. Eh, ngayon gawa natin ang paraan. Ano ba yung certified true copy? Hinihingi yun sa LTO. Depende kasi... sa pagta-transfer, okay? Sa pagta-transfer siya inihingi. And actually, kailangan mo siya pag halimbawa, yung papers mo. Kasi yung branch siya ng LTO kasi natin is wala siyang process ng transfer doon. Okay? Ang ano niya is NCR. So, doon to mismo sa may GR Araneta banda. And yung LTO kasi na yun is nagpa-process lang siya ng mga... siguro mga renewal of license. Di ko lang sure, pero wala silang transfer doon. So, papakita ko lang kung bakit kailangan natin ng... kung bakit natin kailangan ng certified true copy dito. Ayan yung field niya. NCR siya, guys. So, pag winis mo, lalabas yung... ano ng NCR. Ito yung iproprocessan ngayon, guys. Ito yung marriage natin na 2018. Na may for approval na po ng financing. Although, hindi pa naman na-approve si madam, pero... yun nga, plano ko lang kasi, syempre pinapagaan ko lang yung magiging trabaho natin sa transfer. Ano kasi to eh, yun nga, kakailanganin mo ng CTC para yung mother file ng unit mo malilipat sa ibang, dun mo na siya pwedeng i-process. Halimbawa, pinakamalapit kasi dito pag ganitong NCR, pinaprocess ko na siya sa pinakamalapit sa kanya, which is yung Laloma, LTO Laloma, dun ko na siya pinaprocess. Pero kasi hindi mo siya pwedeng idiretso like itong LTO na to na itong CR na to dala-dala mo lang doon nang wala kang certified true copy. Okay, sa mga maglalakad diyan ng transfer, sa mga bibili ng sasakyan diyan, pag halimbawa ang mother file ng unit mo, si halimbawa Muntin lupa, tapos gusto mo siyang ilipat ng mother file o gusto mong mag-process sa mas malapit, bago mo ma-process 'yon, kailangan mo munang kumuha ng certified true copy sa mismong main branch ng CR kung saan naka-rehistro yung sasakyan mo. Okay? Madali lang to, guys. Actually, kaya to ng isang araw basta yung file mo isang dyan lang. Okay, so ano bang mga kailangan natin? Number one, wala, ano lang talaga, kailangan lang natin, syempre, yung photocopy ng ORCR mo. Okay, lahat, all Xerox yung ipapasa mo doon. Tapos yung deed of sale nung previous owner papunta sa iyo, deed of sale, photocopy mo rin 'yan. Tsaka yung dalawang ID niyo ng tawag dito ng first owner, tsaka yung paglilipatan nung mismong unit kung kayo na siya ipapangalan. 'Yon, yun lang yung mga kailangan doon, pero syempre para lang hindi ka na pabalik-balik, kung ano yung documents na meron ka, dalin mo na. Okay, para lang syempre, kailangan mo parang ipapotocopy tong ganito. Yung iba, may mga kulang ka na documents na kailangan ipapotocopy. Mapapotocopy mo. Okay? So, ito ang gagawin mo lang is, pupunta ka lang doon sa branch. Siguro, pag sa mga ito, nagiging problema lang naman yun is parking. E sa ngayon, since hindi ko parang ipapatransfer, hindi ko parang ipapastencil, baka magmotor lang kami ng kapatid ko. Then, update ko kayo later kung ano yung magiging mga process doon, kung gaano ba siya kabilis, gaano ba siya tumatakbo. And actually, hindi lang naman ito yung first time na gagawin ko to. Sineshare ko lang para sa mga susunod na magta-transfer ng mga papers, alam nyo na. Then siguro, pag naano na tayo sa transfer, i-vlog ko rin yung process ng transfer. Okay? Siguro ngayon, update ko lang kayo kung ano yung mangyayari. Then, kita ko sa'yo mga pag nasa LTO na. Guys, so dito na tayo ngayon sa LTO NCR. Pasok na tayo dyan. So yun, dito na tayo. Papasok na tayo ng LTO. Dalan natin yung mga required na documents. Nagmotor lang tayo kasi nga, yung parking talaga dito yung problema. Yung pinakita ko sa labas kanina. Ganun lang yung papasokan nyo dyan. Napakadaming motor. So, papasok na tayo. Pila. Okay. And update ko kayo mamaya, guys. 1 minute 37 seconds later. Unfortunately, yung records natin dito is kailangan talaga natin balikan. Dati kasi parang more than 30 minutes lang to pina-process.
Pero yun nga, mag-wait na lang daw tayo ng text. Go Tuesday or Wednesday meron na. Kasi yan guys, makita mo, may mga documents na basa. Inabutan pala sila ng ano dito, ng baha nung last Karina, di ba? Baha ng matindi. Karamihan daw ng documents sila is basa pa. Okay. So sa mga tropa ko dyan na dealer din na magpapa-transfer, pagka meron kayo dito, sa ngayon na, sa ngayon kasi talagang anayin mo pa siya. Maghihintay ka pa ng siguro. Ito kasi ngayon kasi Thursday, so bukas Friday, long weekend kasi ngayon. Kaya Tuesday pa lang or ano, papahanap daw yan. Hindi siya kayang tapusin ng one day ngayon. Gawa nga nung basa yung mga documents. So, pero at least sure naman na yan. The next process naman na nun is madali na lang din. For transfer na. Yun. So guys, ganun yung tamang pag-process nun. Ilalabas na lang nila yung ano nun, yung certified true copy nung papers mo. Actually, ang binigay ko lang is mga photocopy. Lahat ng photocopy. Diba ito nang sinabi ko kanina? Photocopy ng ORCR. Dali nyo rin yung original nyo. Photocopy ng ID tsaka yung deed of sale. So yun na nga guys, yun ang mabilis ang process natin dito. Although hindi natin natapos, pero sure naman na yan sa Tuesday. And nakapag-process naman ako kanilang beses. Ngayon lang talaga, unfortunately lang na nabasa yung mga records. Okay, bye-bye.